guys, kamusta kayo? Get ready with me habang kinukwento ko sa inyo yung Hiko at yung Botox na ginawa ko nito lang. 13 days ago na, nung nagpa-Hiko nose thread lift ako, pati na rin forehead Botox at ito na po siya. Grabe, no? Parang halos walang peklat talaga. Yung dito, yung point of entry, halos wala. Nagulat din ako nung hinahanap ko. Sabi ko, nasaan ba? Kasi parang ito pa yung luma ko. Nagbabalat-balat pa siya. Nung nakaraan dito, ang laki. Kasi diba, sobrang laki talaga nung pamamaga niya. Dito, sobrang namaga din ako, pero hindi naman siya nagbalat. Sa noo, konti. May konting pagbabalat ako sa noo. Ipit muna tayo. Unahin natin doon sa presyo. Yung Hiko nose thread lift po, ang presyo niyan ay 7,999. Kasama doon, 10 na threads, diamond tip, alar botox o yung alar toxin tinuturok dito, tsaka mga gamot. Diba nung nagpunta ako, dapat magpaparefill lang ako. Pero ayun nga, nasa 10 threads yung inilagay, kaya mas makakamura ako kung kukuhain ko yung package. Nagpaano din ako yung Tinkerbell nose para daw mas mataas ito. Ayan. So, bukod sa diamond tip, meron pa yung kasamang Tinkerbell nose. Parang dalawa yung tinurok dito eh. Dito, patayo, pa ganyan. Bali, ang total na ginastos ko dun sa ilong ko, 7,999 plus 2,000 yung Tinkerbell nose. 10,999. Sa Botox naman sa noo, yung pinaka forehead, 2,500. Tapos, yung dito, yung dalawang buhit ko dito, 2,000 naman yun. Bali, 4,500 lahat. After 7 days ko pa nakita talaga yung epekto ng Botox. Ganun siya eh. Hindi siya yung agad-agad. Agad-agad, babanat agad yan. Hindi ganun. Yung nakita nyo sa healing ko, di ba sobrang parang magang-maga yung ano, yung noo ko. Tapos parang ang kintab-kintab niya. Hindi po siya dahil sa Botox. Dahil po yun sa Hiko nose thread lift ko. Kasi talagang magang-maga ako. Yung Botox, hindi naman siya nakakamaga. So, total na binayaran ko para sa aking Botox, 4,500. Saan ako nagpagawa? Sa The Gluta Lounge, Quezon City, meron silang apat na branches. Yun nga, Quezon City, Paranaque, Baliuag. Meron sila sa Malolos, pero ang pangalan po nun ay yung Aesthetics by Arya and Beauty Lounge. Yun yung sa Malolos nila. Pero lahat po yan, isa lang ang may-ari. Doon pa rin naman, kung saan ako unang nagpagawa, doon pa rin. Pag-usapan naman natin ngayon yung sakit. Masakit ba siya? Alam ko, nababanggit ko na sa inyo doon sa mga previous Hiko nose thread lift na video ko na hindi siya masakit. Ang masakit lang ay yung pagpapa-anesthesia. Pero ngayon, yung pagpapa-Hiko ko ngayon, medyo nasaktan ako talaga. Parang hanggang second day. Oo, hanggang second day kasi nung pinaka-ginawa siya. Nung nawala na yung anesthesia, ramdam ko na agad yung sakit niya. Tapos hanggang sa nakauwi na kami sa bahay, sobrang sakit niya talaga. Sa bagay, hindi rin kasi ako uminom ng kahit na ano-ano eh, pain reliever. Wala akong ininom na ganun. Tapos kinabukasan, akala ko magiging okay na siya. Hindi, ramdam ko pa rin talaga yung sakit niya. Siguro dahil, sabi ni Miss Faye, di ba meron ako mga threads before. Yung ibang threads, pinapasok niya daw doon. Siguro dahil doon, ewan ko din, basta nasaktan ako ngayon. Pero ano lang naman yun, siguro tumagal lang hanggang second day ng healing ko. Tapos sa mga sumunod na araw, masakit na lang siya kapag hinahawakan. Syempre, di ba, mamasahihin mo siya. Yun na lang yung masakit sa kanya. Basta, ang importante, inumin nyo lang po yung gamot, lalong-lalo na yung antibiotic na ibibigay nila sa inyo. Ako, nakwento ko rin sa inyo, pinalitan ko yung antibiotic. Nung nakita ko kung gaano kamaga yung mukha ko nung araw na yun, sabi ko, amoxicillin, parang nahihinaan ako dito. So, pinalitan ko. Nagawa ko yun kasi po, may access naman ako sa mga gamot. Pero kayo po, kung wala, yung binigay sa inyo, yun na po yung inumin nyo. Yung sa Botox naman, walang kasakit-sakit. Para sa akin, para lang siyang kagat ng langgam. Diba, noong una nilagyan ako ng ano, ng topical anesthesia dito, tsaka dito. Tapos, bago pa yung procedure, nag-yelo-yelo pa kami na ganyan para mamanhid. Pero, ramdam ko pa rin. Ramdam ko yung kada turok, pasok ng gamot. Pero yun nga, para siyang kagat ng langgam. Hindi masakit. Kailan naman siya pwedeng basain na? Yung Botox muna, pwede na siyang basain after 8 hours. Pero ako kasi kinabukasan ako nagilamos eh. Yung Hiko naman, sabi ni Miss Faye, nung nasa procedure pa kami, ano daw, kinabukasan naman, pwede na akong maligo. Pero hindi ako naligo. Hindi ako naligo, hindi ako nagilamos. Nag-wipes-wipes lang ako.
okay naman sa akin yun. Ayoko pa kasi siyang basain. Nasabi ko rin naman dun sa day 0 to 3 kung kailan ako naligo. Hindi ko na nga pala ginawa yung day 4 to 7 na healing, guys, ha? Kasi nagkasakit din ako at saka feeling ko, alam mo yan, paulit-ulit lang yung araw ko. Magyayelo lang ako, kakain, iinom gamot, papahinga, nunood, paulit-ulit. Tapos ayun nga, nagkasakit pa ako dahil nabasa ako ng ulan. So sabi ko, ayan, kukwento ko na lang sa inyo. Ito na lang yung video na ginawa ko kaysa yung healing. Mas informative pa to. Yung dito ko masakit, akala ko nung una dahil pa rin sa pagpapahay ko, dahil pa rin sa threads, hindi, may sugat ako sa ilong. Diba? Kinuwento ko rin sa inyo, hirap na hirap akong mangulangot. Tapos, dahil nga sa kagustuhan kong makuha, ganyan, ayun, nagkasugat ako dito sa part na to. Lagi nagdudugo yan. Siyempre, diba? Magdudugo, natuyo yung dugo, tapos titigas na naman siya. Kapag ginagat to, kapag pinipindot ko, mararamdaman ko na naman ang sakit, edi tatanggalin ko. So, yun, paulit-ulit. Hanggang sa nitong mga nakaraan, kina-cotton buds ko na lang siya. Nabasa. Cotton buds na merong tubig. Tatayuin lang natin ulit. Hanggang kailan naman siya magtatagal? Yung Botox po, kahit sa ang part pa yan, hanggang 6 months. Up to 6 months, tapos magwe-wear off na yan. Mapapansin nyo ulit, babalik ulit yung mga linya nyo, ganyan. Yun naman pong Hiko Nose Thread Lift, 1 to 2 years po yung tinatagal niya. Pero yung akin, di ba, nung bago ako nagpa-refill, ang ganda-ganda pa niya. Depende talaga yung doon sa thread na gagamitin sa'yo, tsaka doon sa pagmamasahe mo para hindi siya lumapad. Ano pa ba yung madalas itanong? Mode of payment. Cash po yung ginamit ko, pero meron sila yung parang installment. Ang tawag po ay Bill-Is. Parang magre-register ka sa Bill-Is app, tapos ayun, installment ang bayad. Kung magpapagawa po kayo, agahan nyo yung punta kahit sa ang branch. Kasi habang humahapon, habang gumagabi, dumadami lalo yung tao. Tapos kung gusto nyo pong magpa-appointment, mag-message na po agad kayo doon sa Facebook page. Lahat naman yan ilalagay ko po sa description box. Yung Facebook page nila, contact number. Para isang pindutan na lang kayo, hindi yung mahihirapan pa kayo maghanap. Marami din palang nagtatanong ba't hindi na lang daw ako magpa-rhino, pati sa TikTok. Follow niyo po kami sa TikTok ha, mas mabilis ako nag-a-update dun. Noong mga araw na wala akong upload dito, nandoon po yung mga updates ko. Hindi pa po ako ready. Hindi pa ako ready magpa-rhino. Kasi ito, kapag kaayaw ko na, matutunaw naman yan. Pero yung rhino kasi, kumbaga parang lifetime commitment yun. Oo, pwede mo naman patanggal kapag kaayaw mo na. Pero diba, sayang naman. Tsaka nagmamahala na yung mga rhino ngayon. Number one reason ko kasi, hindi talaga ako ready. Hindi ako ready emotionally, physically, financially. Hindi ako ready. Tapos sasabayan mo pa yung ano, makikita mo yung mga hindi okay yung gawa. Okay pa ako sa Hiko. Masaya ako dito. Pero kung kayo po ay merong balak magpa-rhino, huwag na kayo magpa-Hiko kasi mas mapapamahal kayo. Iba na yung presyo kapag nagalaw na yung ilong nyo. Kapag hindi na siya virgin. Hindi na siya virgin, ibig sabihin, ayan, nalagyan na ng threads, nalagyan na ng yung tinuturok, yung mga tinuturok na ganyan, ibig sabihin nun, hindi na siya virgin. So, mas mahal na po. Dahil, ang tawag na dun ay revision. Sabi ng mama ko, parang ang taas-taas nga daw. Ito, pasa pa rin po yan ha. Kasi pagka minamasahe ko siya, namamasa ako dito. Sabi ni mama, ang taas-taas daw. Sabi ko naman sa kanya, bababa pa yan. Hindi pa yan yun. Noong mga panahon na magang-maga ako, sabi ni mama ko, ano ba yan? Ba't pa kasi nagpaganyan ka pa? Ganyan-ganyan. Okay-okay naman na nung ilong mo. Ganyan. Nagka-bridge na nga. Napabang gusto mo. Alam niyo naman ang mga mother. Pero ngayon, gagandahan naman na siya. Sabi niya lang, sana mas konting bumaba pa. Para mukhang natural na natural. At maglagay tayo ng highlight dito. Saka dito. At ang pinakahuli natin ay... Ito.
Ayan ang aking face. Yun lang lagi kong ginagawa kapag nagme-makeup guys. O, diba? Simple lang, madali lang sundin. Konting products lang din yung kakailanganin. Magbo-blower na lang ako ng buhok. Tapos, ayan, gogora na kami. Kung may mga tanong pa po kayo, i-comment nyo lang yan lahat sa baba. Lahat po ng details ng The Gluta Lounge Facebook page, address ng ingay ni Coffee. Siguro may tao. Facebook page, address, contact number, lahat po ay ilalagay ko sa description box. Thank you for watching. So, ulitin, bye!